Hello guys, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung reading natin for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Let's start your reading. Personal reading, Jing Tarot Reader. Paka-search na lang siya sa Facebook, Messenger, TikTok. Friend ko yan guys, hindi ako yon. Pwede mo rin ako search sa TikTok guys, Unicorn Princess Tarot, ayan. And pwede ka dyan pumunta sa aking TikTok shop para mag-avail ng mga... Ayan, yung mga evil eyes, mga crystals, bracelet, etc. So, start na natin ang reading. This is for the sign of water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. One last shuffle. Isang shuffle na lang, guys, ha? Isang shuffle na lang. Okay. Thank you, Spirit Guides, Angel Guides. Isang... Sana mag-comment kayo, guys, ha? Kahit po, heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. Nagpapakita yun ng... Malaking suporta. You do have your the moon. King of Pentacles. Oh, wow. You need to focus on your dreams. Your dreams are telling you something. And it's like a message na kailangan mong ungkatin. Kasi may ibig sabihin yung panaginip mo ngayon. No? Maybe may kinalaman dito sa career. Some of you, the message here is you do have the King of Pentacles, especially if you are the King of Pentacles. Meaning to say, pwedeng ikaw ay currently stable. Pag sinabi natin stable, yung career mo hindi basta-basta mawawala sa'yo. Yung trabaho mo hindi basta-basta mawawala. Maganda ang income mo, maganda ang okay naman. Kumikita ka naman dyan, masaya ka naman dyan, etc. Tapos, all of a sudden... pwedeng mawala lahat sa'yo with the Five of Pentacles. So, with the Justice card, with regards to your career, doon ka muna sa realidad. Huwag kang basta-basta sumubok. Huwag kang basta-basta umalis. Lalo na kung hindi ka sigurado dito sa iyong patutunguhan. You do have the Page of Cups. I can see an offer. I can see maybe a new beginning, maybe an offer of something. Maybe may kinalaman ito sa friends mo na they are offering you, telling you, oh, baka gusto mo, ganito ganyan, pwedeng sumubok sa negosyo, etc. With the King of Pentacles, this is the Knight of Pentacles. With the Knight of Pentacles, pwedeng may offer sa'yo regarding career, oh, ito, mas maganda to, ganito ganyan. Maybe may kinalaman ito sa business na iniaalok sa'yo, or a career, napalitan mo na yung career mo, dito ka na lang sa ganito ganyan. The High Priestess is here. This is telling you na gamitin mo yung iyong intuition, gamitin mo yung panaginip mo. Maybe there's a message there. No, na regarding dito sa new beginning na ito. Okay? So, ang sinasabi lang dito is huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Whatever you feel like mas makakabuti para sa'yo. And regarding sa panaginip mo, senyalis yun. Senyalis yun. So, nandun yung sagot. Okay? Hindi ko sinabing... huwag mo tanggapin si offer. Hindi ko sinabing ganun. Ang sinabi ko, pag-isipan mong mabuti. Okay? And pakiramdaman. So, who is this person that you're dealing with pagdating sa love for water sign, please? Sino yung ating kakakonect ni water sign? No? Dito sa reading na ito. Kakonect ni water sign, please. Pray guys, angel guides. The Fool, yan. Dalawang major arcana, The Fool, The Chariot. Oh, this person is currently having problems pagdating sa kanyang mga, sa journey, sa buhay niya ngayon. No? This person is having problems. The Nine of Wands is talking about challenges ng person na ito. And currently, pwedeng nangyari din itong challenges na ito because masyado rin siya nagmadali regarding sa kanyang Four of Wands, which is yung kanyang, katulad mo, kung ano man stable sa buhay niya, kaya lang with the Chariot, nagmabilis or nagmadali din itong person na ito. With the Emperor, na siya yung nasunod without even listening dito sa mga sinasabi ng ibang tao sa kanya with the Five of Swords. This could be an advice. Uh,
or mga tao na hindi natutuwa sa mga naging desisyon ng taong ito. Pero the Three of Swords ngayon nagko-cause ito ng dilemma, problema sa kanya kasi although hindi siya sigurado, pinush niya eh. Nakita natin with the Three of Pentacles, pinush niya. Masyado siya naging matapang with the Strength card. Ngayon, it's causing a lot of problem. Kumbaga, katulad ng isang The Fool, ayan. Kung makikita mo ang itsura ng The Fool, it's like someone na nasa cliff, nasa may edge na siya, nasa may dulo na. Sunod nun, bangin na. Ngayon, ang tanong, tatalon ba? Nagets mo yon. Ngayon, pag tumalon, hindi mo sure kung babagsak. Pero sa nakikita natin yung person mo bumagsak, bakit? Kasi hindi siya ready eh. Ngayon, ikaw, the way I'm saying this is that kailangan mo munang maging 100% ready bago ka tumalon, bago ka sumubok dun sa new beginnings na yon. Okay? And what is your emotions patungkol dito sa taong ito? For water sign, please. Nakita ko na person na parang laging may pinakikinggan. Maybe sa cellphone. Yung ibig ko sabihin is, like, pwedeng kahit busy ka, makikinig ka lang dito. Okay lang, basta na nakikinig ka lang sa cellphone. Hindi mo na pinapanood, basta nakikinig ka lang. If that's your attitude, or if that's your way of using your cellphone, di ba? This could be reading. For example, nakikinig ka ng, eto, ng tarot reading habang may ginagawa ka, busy ka sa trabaho mo. Yung iba, pwedeng nakikinig ng misa or ng anong tawag dito, drama. May ganun eh, no? Drama sa cellphone. And then, habang ginagawa mo yung trabaho mo, this could be you. Na nag-multitask ka. Nakikinig ka, tapos may ginagawa ka. Emotions mo towards your person. And I'm feeling heart pain. Alam mo yun, I heartburn pala. So, I don't know if you're having heartburns or heart pains. Kahit hindi ngayon. Maybe may sakit kang may kinalaman sa heart. Ayan. Alam ko yung pag nataas yung uric or yung acid ba yun. Ayun, yung nagkakaroon siya ng heart pain. So, this could be a reading. Seven of Pentacles is here. Your emotions, sa ngayon wala. Honestly, sa ngayon wala kang pakialam. Pakialam mo pera, pakialam mo money, and itong priorities mo, trabaho, career, etc. The Eight of Pentacles is here. This is you working on yourself, working on something, you want growth, so ang priority mo is growth. Kasi feeling mo, hindi nag-grow kung ano man yung ginagawa mo ngayon. Parang wala kang growth dyan eh. So, you might want to consider another option na ibinibigay sa'yo, mas magandang offer, you feel like it's a better offer for you. Kasi walang growth na nangyayari sa'yo eh. Of course, we want to grow. Diba? Ayaw naman natin na nag-i-stay lang sa isang bagay na wala tayong nakikitang growth dito. So, you want to grow. This is you wanting to grow. No? Kaya, might be, kaya yung iba sa inyo willing mag-take ng risk kasi gusto mo magkaroon ng growth. Ayan. And yung iba naman sa inyo, you feel like anytime pwede mo namang balikan ito or, you know, pag hindi nag-workout itong bago or yung isa, pwede naman ako bumalik. Pwede mo yung ganun. May ganun ka namang nasa isip, ano? So, I feel like you need advice regarding this. What is the advice for Seven of Pentacles and Two of Pentacles? But actually, nasabi ko na yun kanina, which is to follow your dreams. Now, the advice for you is to the Ace of Cups, follow your heart.
ano ba talaga yung tinatakbo ng puso mo? Ano ba talaga yung mas gusto mo? Ano ba talaga yung, you know, nandun ka sa career na mahal mo yung ginagawa mo, na masaya ka sa ginagawa mo, hindi yung napipilitan ka lang dahil trabaho mo. You know what I mean? And I feel like you need to you need to follow your heart. You need to ang tawag dito, parang especially the sun is here, kung ano yung mga makakapagpasaya sa'yo. Diba? Yun lang yun. So anyway, okay. And eto pa pala, may nagpakita pa sa atin, kung ano yung tinuring mo ng pamilya. Parang ganun, naramdaman mo na yung feeling na parang at home ka, this is like a family to you. Diba? What is this person's emotions towards you? I want to clarify, what's with the Queen of Swords and Seven of Swords? Ace of Wands. So, kung wala kang pakialam, wala rin siyang pakialam. Natatawa lang ako bakit ko nire-reading ito. This is supposed to be love reading, pero bakit parang wala kayong pakialam sa isa't isa? Diba? The High Priestess is here. So, this is your soulmate. Wala kang choice. Kumbaga, kahit ayaw mo siyang isipin, siya talaga nasa reading mo. This is your soulmate. And what will happen in the near future for the both of you? Kasi nga, meron din siya mga new beginnings eh. Kung may new beginnings ka, may new beginnings din siya. So, mga focus kayo sa mga kanya-kanyang path ninyo, kanya-kanyang ano mo, daan mo, di ba? Kung saan ka naka-focus. This is not a two. This is the Nine of Cups and this is the Five of Pentacles. Eight of Cups and the Ace of Swords. Ayan. Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Five of Swords is at the bottom of the deck. Gusto ko, meron tayong angel number 111. Yan, that's an angel number for you. Clarify the Eight of Swords, please, and the Ace of Swords. Ten of Swords. Pagdating sa love, actually, I can see an ending with between you and this person. Nakakita tayo ng mga bagong person na dadating sa buhay mo, but you have a lot of options. Actually, ngayon pa lang may mga options ka na. Yung iba, may mga chubachat naman sa'yo, may mga kumakausap naman sa'yo. But it's like, nasa sa'yo na yon, parang ganun. Kung gusto mo ng person, eh nasa sa'yo kung kukonek ka or hindi sa kanila. Pero nga, meron nga kasing mga priorities. Actually, in the near future, I can see problem with money, focusing on this area of parang feeling mo outsider ka, mararamdaman mo yung feel, alam mo, tsaka mo lang mararamdaman yung mga bagay na nawala sa'yo or yung halaga ng mga bagay na nawala sa'yo pag wala na sila. And I can see in the near future that you would feel this. And like what I've told you, ka magpadalos-dalos na gumawa ng changes sa buhay mo, especially kung wala ka naman kasiguraduhan, kung susubok ka, kung gagawin mo lang kasi nahihiya ka. Okay, you might lose everything na meron ka na ngayon. So, gamitin mo utak mo. Ayan, no? Dito sa side mo, wala tayong nakitang swords, no? Which is the swords is pertaining to utak, no? Pag-iisip.
And yun yung iiwasan natin dito. Nakakita ko nga pala ng basurahan. So, I don't know kung magtatapon ka ba ng basura. Or lagi ka nagtatapon ng basura. Or may iniisip kang something na may kinalaman sa basura. This could be a reading. But anyway, itong person na ito in the past, mapipilitan siya lumayo at umiwas eh. And might be kasi nung time na nandyan na siya, hindi mo naman siya pinansin. Nung may time na may chance na sana, hindi mo naman siya pinansin. So, I feel like it's your fault again, ano, kung bakit nagkakaroon ng missed opportunity sa inyo. Kasi masyado mong iniisip masyado yung mga bagay-bagay na hindi naman dapat masyadong isipin. You want growth, 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 growth. Pero hindi mo na kinoconsider yung mga bagay na nag-grow na sa'yo, na kailangan i-appreciate mo muna sila. Okay, so yeah. And that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.